Bago tayo magsimula sa ating kwento, pa-subscribe naman dyan at pa-click na rin ang notification bell para update kayo sa mga bago natin video. Maraming salamat ka Recap. Power Recap TV. Simulan na natin ang kwento. Ngayon ipapaliwanag ko ang isang Thai survival thriller film na tinatawag na The Pool. Simula ng pelikula, isang lalaking pinangalan ng Day ay nagigising na nakahiga sa isang natuyong swimming pool. May ilang sugat siya sa kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang palad at napansin na malubhang sugatan rin ito. Habang tinitingnan ni Day ang kanyang palad, nakita niya ang isang buwaya na kumikagat sa kanyang binti. Sumigaw siya sa takot nang hilahin siya ng hayop. Nagtangkang lumaban si na Day at ang buwaya, ngunit nagawa ni Day na sipain ang hayop palayo. Hinatak niya ang kanyang sarili palayo sa buwaya at ilang beses na sinuntok ang ulo nito gamit ang isang balde. Sa labas ng pool, ang aso ni Day na si Lucky na nakatali ay umuungol habang pinapanood ang kaguluhan. Ang buwaya ay iniwan si Day na nag-iisa. Habang nag-zoom out ang kamera, makikita natin na si Day ay naiipit sa isang malalim na pool na walang hagdanan para makalabas. I-cut na natin sa 6 na araw na nakalipas. Ang parehong pool ay puno ng tubig. Si Day ay tumutulong sa isang photoshoot na ginaganap sa pool. Isang sofa ang ibinagsak sa tubig kung saan isang modelo na naka-joker makeup ang nagpo-poses. Dumating ang girlfriend ni Day na si Koi sa shoot kasama ang kanilang aso na si Lucky. Sinabihan si Day na dalhin si Lucky bilang prop sa photoshoot. Si Day ay may diabetes, kaya pumunta siya sa isang sulok para magturok ng kanyang insulin. Sa eksena, nasundan ni Koi si Day. Nagbibiro siya na buntis siya, na nagpapangamba kay Day. Dinala nila ang aso sa lugar ng shoot. Nagkuha ng litrato ang grupo kasama ang isa't isa bago umalis. Kinabukasan, si Day ay nasa pool kasama si Lucky. Nandoon siya para linisin ang mga kalat matapos ang shoot at isara ang lugar dahil walang magiging tao roon sa loob ng matagal na panahon. Bago maglinis, nagpahinga siya sa kanyang floaty sa loob ng pool. Kasama rin ni Day ang kanyang kaibigan at supervisor ng pool na si Mayhem, na may kanyang mga gamit na nakahanda na. Siya ay aalis ng bayan sa susunod na 3 buwan at naroon para magpaalam. Hinaylan niya ang isang lever pababa upang tanggalin ang tubig mula sa pool, at sa kanya itinali si Lucky sa isang kadena sa isang poste malapit doon. Bago umalis, hininga ni Day si Mayhem na mag-order ng pizza. Pumayag si Mayhem at lumabas ng lugar, sabay sabing bilisan ni Day ang paglabas sa tubig dahil ito ay ibinaba na niya. Si Day ay napatulog nang hindi namamalayan ang pagbaba ng level ng tubig sa pool habang siya ay nakahiga sa kanyang floaty. Makalipas ang ilang sandali, ginising siya ni Lucky sa pamamagitan ng pag-uugong. Napagtanto niya ang pagbaba ng level ng tubig at lumangoy palapit sa gilid upang lumabas ng pool ngunit napagtanto niya na siya ay sobra taas pala para makalabas. Sinubukan ni Day na umakyat sa pool ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa katunayan, siya ay nasaktan pa at naputol pa ang isa sa kanyang kuko sa proseso. Kaya naman, dinala niya ang floaty upang tulungan siyang umakyat, ngunit hindi rin ito gumana. Sumigaw siya ng tulong, ngunit biglang umiikot ang kamera upang ipakita na walang ibang tao sa paligid. Ang cellphone ni Day ay nasa gilid ng pool. Bigla itong nag-vibrate at kumikilos papunta sa gilid. Masaya si Day na naghihintay na mahulog ito, handang saluhin. Ngunit biglang nadulas si Lucky at nahulog sa pool, nahawakan ang lubid. Lumangoy si Day patungo sa kabilang gilid at tinulungan si Lucky na makaahon gamit ang floaty. Nahulog ang kanyang cellphone ngunit nahawakan pa rin ang charger. Nagmadali si Day na kunin ito, ngunit ang level ng tubig ay mas bumaba na. Habang sinusubukan niyang abutin ang cellphone, nalaglag ito sa tubig at huminto sa paggana. Pagkatapos, plano ni Day na pigilin ang dagdag na paghigop ng tubig sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang kasuutan sa ventilation ng kanal. Ngunit noong siya ay papasok sa tubig upang gawin iyon, dumating ang isang delivery boy upang maghatid sa kanya ng pizza. Nagtinginan siya sa paligid at hindi nakakita ng kahit sino. Nang magtawag ang delivery boy kay Mayhem upang itanong kung ano ang kanyang dapat gawin, payo ni Mayhem sa lalaki na iwan na lamang ang pizza at umalis. Samantala, nakakabara ang sinturon ni Day sa ventilation. Bago pa siya makalabas ng tubig, umalis na ang delivery man. Naniniwala pa rin si Day na mayroong darating upang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Nang hindi masyadong isipin ito, muli siyang inantok sa kanyang floaty. Maya-maya, dumating si Koi sa pool at hindi napansin ang mababang antas ng tubig.
Sumakay siya sa isang plataporma at handa nang tumalon sa pole nang magising si Day at hilingin sa kanya na itigil iyon. Sa gulat, nadulas si Koy mula sa plataporma, tumama ang ulo, at nahulog sa pole. Nang ibunot ni Day siya, si Koy ay walang malay. Inilagay niya ito sa floaty at ginamit ang kanyang kasuutan upang pigilan ang pagdugo ng ulo. Ngayon ay gabi na at masyadong mababa na ang antas ng tubig. Wala pa ring dumating na tulong. Sinubukan ni Day na suriin ang mga sugat ni Koy at nakita ang isang piraso ng laman sa kanyang mga kamay. Sa kasalukuyan, malakas na umuungol si Lucky. Isang buwaya ang lumabas mula sa silid ng maintenance at lumapit sa aso na si Lucky. Napansin ito ni Day at hinihiling kay Lucky na huwag ng umungol. Bago pa makalapit ang buwaya kay Lucky, ito ay nadulas na hulog sa pool. Ngayon, si Day ay naiipit sa loob ng pool kasama ang isang buwaya at isang sugatang kasintahan. Dumating ang gabi at sa umaga, natuyo na ang pool. Hindi pa rin nagkamalay si Koy. Ang buwaya ay natutulog na may bibig na nakabuka sa kabilang dulo ng pool. Bigla na lamang napansin ni Day ang isang positibong pregnancy test sa bulsa ni Koy at nalaman niyang buntis ito. Nagulat siya at nagsalita sa katawan ni Koy na wala paring malay. Sinuri niya ang sugat nito at nakita na patuloy itong nagdurugo. Nilapitan niya ang natutulog na buwaya na mayroong isang roll ng duct tape sa bibig. Itinapo ni Mayhem ang roll ng duct tape kay Day bago ito umalis. Nagawa ni Day na tanggalin ang tape sa bibig ng buwaya, pero ginising niya ito sa proseso. Ang buwaya ay nagsang-ab sa galit kay Day, ngunit tumakbo siya pabalik kay Koy sa tamang oras. Ginamit niya ang duct tape at isang piraso ng kanyang kasuutan upang takpan ang sugat ni Koy at pigilan ang pagdurugo nito. Nag-ipon siya ng isang balde ng tubig mula sa pool para sa kanilang inumin. Pagkatapos, inplano ni Day na buksan ang benta ng pool at maghanap ng daan papalabas sa pamamagitan ng isang tunnel. Binuksan niya ang takip ng benta at bumalik upang suriin si Koy. Bago pa siya makabalik, ang buwaya ay pumasok na sa tunnel. Matagal niyang hinihintay ang buwaya na bumalik, ngunit hindi ito nagawa. Nagdesisyon si Day na subukan na pumasok sa vent sa kanyang sarili. Nilusot niya ang tunnel at natagpuan ang isang labasan na nakakandado mula sa labas. Sa kasalukuyan, ang buwaya ay pumapasok ulit sa pool at lumalapit kay Koy. Nagmadali si Day at hinatak ang buwaya sa buntot. Hindi siya inatake ng buwaya. Sa wakas, nagmulat ng mga mata si Koy at tinawag si Day. Ipinahayag niya kay Day ang tungkol sa pagbubuntis habang ito ay nananatili sa tabi niya. Ngayon ay gabi na, nagpapahinga si Koy sa sofa na ginamit sa photoshoot. Napansin ni Day na kumakain si Lucky ng pizza sa labas. Itinapo ng aso ang kahon ng pizza sa loob ng pool para sa kanilang mga may-ari. Sa wakas, kumain na rin ang unang pagkakataon sa loob ng 3 araw sina Day at Koy. Sa 4th na araw, nauubos na nila ang inuming tubig. Nahihimatay si Day at nananatiling ganun buong araw. Nagising siya sa gabi at nakita si Koy na nakatingin sa kanya. Tinanong ni Day si Koy kung nahirapan ba siya sa buwaya. Sinabi ni Koy na ang buwaya ay isang babae na nangitlog sa araw na iyon. Nag-ulan, nagbigay ng pagkakataon sa mag-asawa na mag-ipon ng karagdagang tubig. Kinabukasan ng umaga, ang buwaya ay nagtungo patungo kay Day na natutulog, ngunit nahulog ito sa vent bago pa man siya makarating sa kanya. Itinulak ni Day ang buwaya paloob ng vent at tinakpan ito. Pagkatapos, sinubukan ng dalawa na magtangkang magtayo ng apoy gamit ang mga piraso ng tuyong damo at salamin ni Day. Naluto nila ang mga itlog ng buwaya at kinain ang mga ito. Sa gabi, umakyat ang dalawa sa sofa at nagtangkang umakyat sa tuktok nito upang makatakas, ngunit hindi nila ito maabot. Nag-usap sila ng iba't ibang bagay, at dito ipinahayag ni Day na gusto niyang ipalaglag si Koy kung siya ay mabuntis. Sa sobrang kalungkutan, sinampal ni Koy si Day habang siya ay nagtatangkang aliwin siya. Alam nila na hindi na nila kayang mabuhay sa araw na kasunod, kaya nagdesisyon ang dalawa na ibalik ang buwaya at pumasok sa tunnel. Kinabukasan, binuksan nila ang bentilasyon at bumalik ang buwaya sa lawa. Si Koy agad na pumasok dito habang ang buwaya ay lumalapit sa kanyang mga itlog. Makita na ang mga itlog nito ay nawala, sinakal nito si Day. Ngunit nagawa ni Day na makatakas sa loob ng tunnel at isara ito bago pa man maabot siya ng nilalang na iyon. Hindi pa nakakakuha ng insulin shot si Day sa loob ng ilang araw at unti-unting nagkakasakit. Nakita nila ang isang injection ng insulin na inilagay ni Mayhem sa isang mesa malapit sa vent.
sinubukan ni Day na gamitin ang isang piraso ng alambre upang makuha ang injection na malapit sa kanila, ngunit sa halip, ito ay nahulog at nabasag. Ang mag-asawa ay umiyak na walang saysay dahil wala silang ibang paraan. Sa kalaunan, napansin ni Day ang kanyang kahon ng insulin sa sahig. Sa katunayan, sa huling pagkakataon na naroon si Mayhem, aksidenteng nahulog ito sa vent. Nagturok siya ng gamot sa sarili gamit ang insulin. Makaraan ng ilang sandali, napansin ng dalawa ang isang parachute na lumilipad sa ibabaw ng lawa. Hiningi ni Day kay Coy na gamitin ang isang bar aisles upang isara ang pasukan ng tunnel at siya mismo ay lumabas upang humingi ng tulong. Nang bumalik siya sa lawa, nakita niyang ang parachute ay isang laruan lang ng bata. Sumigaw siya ng tulong sa pag-asang may nakikinig sa kanya. Isang malakas na hangin ang nagpabagsak ng isang nakakabit na kawad ng panty kipsilid sa pool. Sinubukan ni Day itong gamitin para umakyat at tuwang-tuwa siya nang hindi bumigay ang kawad sa kanyang timbang. Ngunit nasugatan ang kanyang mga palad, ngunit hindi siya tumigil sa pag-akyat. Sa sandaling malapit na siya sa tuktok, biglang natanggal ang kawad at bumagsak siya pabalik. Si Day na nasugatan ay nawalan ng malay. Nagising siya sa ikanim na araw at tiningnan ang sugat sa kanyang palad. Katulad ng unang eksena sa pelikula, hinayla siya ng buwaya sa kanyang mga paa. Nakagawa siya ng paraan upang palayain ang kanyang sarili at umakyat papunta sa sofa, ngunit nasaktan ang kanyang binti, kaya nagpahinga muna siya bago bumalik kay Coy. Sa gabi, umuulan. Dahil sa nakaharang na daanan, nagbabaha na sa lugar kung saan naroroon si Coy. Pinag-iindi niya ang barrel upang tawagin si Day. Nakinig si Day at umakyat pabalik sa daanan. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang pumunta sa kabilang dulo ng daanan at doon ay natagpuan niya ang isa pang bintana. Sa kahit anong paraan, nagawa niyang buksan ito at masayang lumabas. Gayunpaman, agad siyang nabigo. Natuklasan niyang ang pasilidad ay may dalawang swimming pool, at sa pangalawang pool siya pumasok. Katulad ng unang pool, ito rin ay malalim at walang ibang daan palabas. Sa kasalukuyan, ikapitong araw na. Dalawang tao ang dumating sa pool para hanapin ang kanilang parachute na laruan, pero hindi nila makita si Day at si Coy. Pumasok sila sa pool gamit ang hagdan at nakakuha ng kanilang laruan. Ang buwaya ay nakatago sa ilalim ng sofa, kaya hindi nila ito makita. Maririnig ni Day ang mga taong nag-uusap at sumigaw ng tulong. Nang makarating siya sa tuktok, wala na sila, pero nandoon pa rin ang hagdan. Muling umulan habang pinupuntahan niya ang hagdan. Ngunit bago pa niya ito maabot, inatake si Day ng buwaya. Halos lubog na ang lugar kung saan si Coy ay naroroon. Ang buwaya ay malapit nang pumatay kay Day, ngunit bigla na lamang sumulpot si Coy mula sa tubig at malapit na malunod. Ang pagkakita kay Coy na buhay ay nagdagdag ng lakas ng loob ni Day na mabuhay, at nakatakas siya sa buwaya sa tamang oras. Lumakad si Day patungo sa hagdan, ngunit ang bar aisles na kung saan nakakabit ang hagdan ay kumilos at inalis nito ang hagdan. Ang huling pag-asa ni Day para mabuhay ay nawala na, sa sandaling iyon, ang pagpapatalo ni Coy na nagsisipagpagtawag ng pansin ni Lucky dahil ginagamit din ang parehong pito ng silbi para sa pagtren ng aso. Binalaan ni Day si Lucky na huwag tumalon, ngunit nabigo ang kanyang mga pagsisikap. Ang kawawang asong nakatali sa kadena ay nagtangkang tumalon sa pool, ngunit nahuling nakasabit ito sa leeg. Si Day ay walang magawa kundi manood at umiiyak sa sakit habang si Lucky ay unti-unting namamatay dahil sa sobrang kawalan ng hangin. Sa gitna ng galit at puot, sinugod ni Day ang buwaya at pinatay ito sa pamamagitan ng pagtusok ng isang pole. Labis na nasaktan si Day matapos ang pangyayari, ngunit kailangan pa rin niyang iligtas si Coy. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at ginawa ang hindi inaasahang hakbang na aakyat mula sa swimming pool gamit ang patay na si Lucky at ang kanyang kadena. Sa wakas, nakalabas na si Day sa pool matapos ang pitong araw na pakikibaka. Agad siyang nagmadali sa bintana kung saan naroroon si Coy at nakita niyang lubusan ng puno ng tubig ang loob nito. Natagpuan niya ang isang malaking tubo malapit sa lugar at sinubukan buksan ang bintana, ngunit sa pagbukas nito, nawalan siya ng balanse at halos mahulog sa pool. Sa kapalaran, nakapit siya sa gilid at ginamit ang kanyang matinding determinasyon upang umakyat. Mabilis na lamusong siya sa loob at inilabas ang walang malay na si Coy. Sa una, tila patay na si Coy, ngunit sa pamamagitan ng CPR at maraming pagsisikap, sa wakas ay nagawa niyang iligtas ito. Nagtatapos ang pelikula sa sandaling ang dalawa ay magyakap ng mahigpit.
Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating video. Salamat sa panonood, mga ka-recap.